Dahil tumitindi na ang pag-arangkada ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, humihirit ang isang senador sa National Security Council na magsagawa ng security audit sa kumpanyang Dito Telecommunity na third telco player sa bansa. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, marapat lamang na busisiin ang naturang kumpanya kung ginagamit lamang ito ng China. Ayon sa senador, dapat na paigtingin ang seguridad sa karagatan man o sa internet. Anya, hindi siya magsasawang mangalampag para imbestigahan ang planong pagtatayo ng cell sites ng Dito sa loob mismo ng mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi pa ni Hontiveros na noong 2019 pa lamang, naghain na siya ng Senate Resolution 137 para suriin ang kasunduan ng Dito at ng AFP. Umaasa rin si Hontiveros na didinggin na ng Senado ang kanyang panukala. Bukod sa bakuran ng AFP, matagal na rin anyang issue ang ilegal na pagtatayo ng cell sites ng Dito sa mga barangay. Katunayan, nagrereklamo na ang mga taga Malabon at Bacolod kung kaya dapat na rin itong tutukan ng Department of Interior Local Government at Department of Information and Communications Technology. Nangangamba si Hontiveros na dahil baka sa kagustuhan na makabenta ay nakalimutan na nang Dito ang pagsunod sa batas. Taon na anya ang kanyang ginugugol sa mga pangambang hanggang ngayon ay wala pa ring linaw ang kumpanyang Dito. Tanong ng senador, paano magiging kampante sa Dito lalo na't ang China-owned China Telco ay siyang nagmamay-ari ng naturang third telco player. Hindi na rin nagulat si Hontiveros na na-delist ang Chinatel sa New York Stock Exchange na nag-ugat sa pag-ban ni dating US President Donald Trump sa pag-invest ng Amerika sa Chinese firms na tumutulong sa Chinese military, intelligence at security agencies. Ayon kay Hontiveros, dapat itong magsilbing babala sa mga ahensya ng gobyerno. Iginit pa ng senador na porsigido ang China sa panghihimasok sa teritoryo at ekonomiya ng Pilipinas kaya't dapat bantayan ang mga industriyang pinapasok nila sa loob ng bansa. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayag Nag-uusisa.